Okay, welcome back mga boss. At dahil dun sa in-upload nating Sansui EO D33, parang nagmumura yung tatawa ako sa EO D. Parang sa amin kasi parang tunog mura kasi yung ano, pasensya na mga boss. So may in-upload ako na Sansui, naka third part yun at muntik ko ng ayawan kasi nahirapan talaga kung gawin yun. Kasi aminado ako pagdating sa vintage at saka yung mga audio video receiver. Hirap na hirap ako dyan mga boss, ang comfort zone ko ay mga ano lang, mga integrated amp. Aminado ako dyan, kahit amplifier ang ina-upload ko, hindi naman masasabi na expert ako sa lahat ng klase ng amplifier. At nataon lang na yun din ang maraming ginagawa. So dahil nga doon, nagkaroon tayo ng isa pang customer ulit na, ano, na may sirang ganito, napanood daw niya yung vlog ko at nag-try siya na baka sakaling kaya ko din gawin to. Kaya bago ko pa naman to tanggapin, sinabi ko na sa kanya na kuya, nahirapan na ako dun sa isa, baka dito mahirapan din ako. Pero kung same trouble, baka madali na lang nating ayusin to. Pero try natin. Iyon nga mga boss, ang ano niya, same lang din katulad din sa noon na nating ginawa. Ayan ang mukha. Problema lang dito sa gilid, mukhang wala na ata yung ano dito. Yung pinaka, hindi ko alam kung ano. Baka nandun kay kuya o natanggal lang talaga. Wala na kasi dito. Yung likod niya, yun lang din naman at medyo maganda-ganda pa kasi ang ano nito. Teka lang ha. Yan. Yan. 120, 240. So nalito din ako ulit dito sabi ko. Yan ang kulit kung 220 na to. So ang gagawin natin mga boss ay testing natin. Try natin kasi ang problema nito same issue daw doon sa isa sa ginawa natin. Nagpo-protect lang daw yung ano, yung ilaw nagbi-blink. So try nga natin, saksak natin mga boss. Ayan, na-power na. So ayan, nagbi-blink lang yung ano, yun natin yung ilaw. Hindi siya nag-stable. So ayan, saglit lang mga boss, nakita nyo naman siguro itong ano, buksan natin. Okay mga boss, so ito, nabuksan na natin at same issue lang din. Katulad nung ginawa natin, ayan, may mga wire. Siguro unahin natin dito magpalit ng ano, capacitor. Kaya lang, out of stock ako ngayon. Matitinggan muna ito ng, ano, ng ilang araw. Papaalam ko muna sa customer. Kasi wala tayong pampalit ng capacitor. Then, sige, palitan na rin natin itong mga trimmer niya dito. May nakuha naman ako yan eh. Nung unang gawa natin, may extra pa ako. Kaya ano, palitan na rin natin yan. So yan lang muna mga boss ang update dito. Pag nakabili na tayo ng pyesa, balik tayo dito. Okay mga boss, kinalas ko yung capacitor nitong ano, Sansui na ano ba brand na gamit nila, Nippon. 56 volts, 820 microfarad. Bala ko sana 10,063, kaya lang hindi siya nag-success, hindi kasya. Yun sa isa nating ginawa, nakabili tayo ng mas maliit nito at kumasya naman ito, hindi. Kaya maghanap na lang siguro ako sa online ng ano kasi wala akong makita sa raon ng 56 8200. So yun lang mga boss update ko. Okay mga boss, tuloy tayo. Bali dumating na yung in-order ko ng capacitor kasi yung una malaki. Kunin natin. Ito yung nabili ko sa raon na ano na 10,063. Rubicon din pero hindi natin alam kung alin dito yung original. Ang brand kasi nitong ano, Nippon Kimikum. Yan. Tingnan natin yung ano, dumating na yung order natin sa ano. Ayan, dalawa. Dalawa lang yung in-order natin. Sa raon may nabibili naman tayo ng ganito. Ayan o. 10,063. May nabibili naman tayo sa raon ito dati. Yung kinabit natin doon sa ano. At maliit lang po siya na 10,063 kumpara dito sa ano. Ayan o. Pareho sila ng value at saka parehos ng Rubicon. Hindi lang natin alam dito kung alin sa kanila yung legit. Pero ito, nakasubok naman ako, okay naman. So halos kasing laki lang din siya nitong 56 volts 1000. So ito ang gagamitin natin kasi saktong-sakto lang dun sa butas. So dalawa siya. Yan, makakapagsimula na tayo ng repair nito. Kakabit ko muna to kasi mahirap, delikado mag-troubleshoot ng amplifier kaganitong may tama na yung capacitor. Baka kung anong mangyari, lumala yung sira. So palitan na muna natin. Ayan.
lang positive. Subukan natin kung kaka siya. Hirap mga boss ah. Dito muna. Ayan, sakto lang. Yeah, boss, nakatayo kanina kasi may customer. Tapos naikabit ko na yung dalawang kapasitor. Ang gagawin natin ngayon ay i-check natin yung output nitong dalawang channel, yung left and right, kung alin dito yung may abnormal na DC volts out, kasi yun kadalasan niyang problema, yung DC out niya. So dito sa isang channel, tapos dito naman yung isa. Distirin natin yan. Nag-winch na tayo ng 200 volts, ayan, para malaman natin kung ano. Tapos nakadaan na rin ng test valve yan, para just in case may kakaibang nangyari, mapapatay agad natin. So try na natin i-on, ayan, umilaw saglit, nawala. Check natin tong taas. So wala, walang DC out ang taas. Ang baba, mayroong 1.5. So meron siyang 1.5. Pupunta tayo doon sa ano, dito sa ano niya, sa trimmer niya. So titingnan natin diyan at adjustin natin ng konti. Saglit lang mga boss. Balikan ko kayo. Mga boss, so kinalas ko dito yung BR1 para sa DC offset. Ito, ika lang. Istirin natin kung ano, sininto ko, tinanggal ko, sininto ko lang kasi hindi na nakasinto yung ano, para pantay ang ano, 56, 55, 54, okay. Okay, 55. So ikabit natin, try natin kung may magbabago. Sana may magbago dito. Kunti lang naman yung ano niya, DC voltage niya. Nasa 1 volts lang. Try natin kung sana. Set natin ulit sa 20. 20 volts na kasi mababa lang naman. Try natin abangan na dito. Dito na tayo. Ay, hindi nyo kita, no? Yan, kita nyo ba? Yan. Try natin yun. Nako, tumaas lang. 1 point. 1 point, ano? $1.29 mga boss ang bayad. So mag-isip muna ako ng paraan dito kung anong mangyayari. Mga boss, napalitan ko na yung ano, pinalitan ko na lang yung isang trimmer. Ayan, meron naman tayong reserva. May napansin lang ako dito, kaya pala ano, ayaw pa rin ito. Tingnan nyo ha. Ito lang. Lagay natin. Napalitan na natin tong bago, ibalik natin. Normal na yung ano niya, yung DC offset niya, dalawa. Tingnan nyo ha. Napanormal ko na, lagay natin sa 20. Kaya lang ayaw niya pa rin. Tingnan nyo ha. Ito yung sa kabila, ito yung ano. Ayan. Dito inject tayo dito. Titingnan niyo dito yung ano. Ayan. O natin. Ayan, normal na siya, pati yung kabila okay na. Pero ayaw niya pa rin mag switch on. So titingnan ko yung relay, patayin muna natin. Titingnan ko yung relay. Kasi baka hindi na nagsiswitch yung relay. Yung ngayon, napanormal na natin kasi nagpalit na nga tayo ng isang ano, isang trimmer para sa isang channel. Yung isa kasi normal naman, okay pa yung ano niya. Saka yung bias nila nito, nasukat ko. Nung sinisilip ko yung ano, may napansin ako dito. Sumabog pala mga boss yung ano, ayan o. Sumabog pala yung isang, ayan o. Mylar. So papalitan natin yan. Palitan natin yan. Kasi tinitingnan ko tong relay kasi may kalawang na, no? Bala kong linisan, ayan o.
Ayan, hindi makita, no, ilawan natin. Ayan, no. So, ayan pala yung mylar na yun, no, sumabog na, ayan, no. Tanggalin natin yan, mga boss, tapos palitan natin, fly natin. So, ito nangyari, tinanggal ko yung 10 ohms, mga boss, kasi open na rin pala. Pag tinister mo, wala na, oh. O, tingnan niya sa tester, wala na. Open na. Tapos yung, ano, capacitor na 104, ayan, no, sabog na, oh. So, papalitan natin yan at try natin kung gagana. Ayan, mga boss, so, babalikan natin tong Sansui. Ngayon ko lang din naman uli na buksan to. At nauna to sa lahat na nakapila dito. Na-delay lang, gawa ng... Naganap ako ng napakaliit na aling bench dyan, no? Pambukas dyan, mga boss. Para matanggal natin tong fan panel. Kasi nakaipit itong ano. Hanggat hindi natin to na bubuksan, hindi natin matatanggal. Bakit ko inano yan, bakit ko inattempt na buksan yan, kasi lilinisan ko tong mga switch ito, kasi anong nangyari, mga boss, walang audio signal na pumapasok dito, tapos ang naging problema nito nung una, may DC out na mataas, kaya nagpalit tayo ng dalawang trim pad. Tapos unang natagalan pala itong mga boss, kasi naganap ako ng capacitor na eksakto sana dito. Yan, lumubo na kasi. Nagpalit tayo ng capacitor. Naganap pa tayo, tapos nakabili tayo sa raon ng ano, malaking 10,063 na pampalit. Kaya lang, malaki nga. Sa online tayo nakabili ng maliit na 10,063 volts, yun ang kinabit natin. Hindi, nag-continue tayo pag-repair hanggang sa... Nagpalit tayo ng trimmer dyan, dalawa, para bumaba yung DC out at napababa na naman natin. Ang problema, ayaw niya pang mag-switch hanggang sa napansin natin dito. Open yung isang resistor at saka sunog na yung, ayan, oh, ito yung mga napalitan pa lang natin. Ayan, tingnan nyo nangyari sa 104 na capacitor, nasunog. So ayaw pa rin niya mag-switch, kaya sabi ko, bago tayo mag-focus dito, patinuin ko muna itong ano, kasi walang audio signal nga na pumapasok dito. Para tuloy-tuloy na sana tayo. Kaya lang, natagalan naman kasi hindi agad natin ito nakalas at naghanap tayo ng napakaliit na allen wrench para mabuksan to. So ngayon, sinundan ko to, nag-audio tracing ako dito. Hindi ko na siguro nagawa ng video yun. Hanggang dito lang yung nakuha nating audio, hanggang dito lang papasok sa may volume. Papasok lang dito sa selector switch itong ano, itong papasok sa lahat nito sa input. Yung out niya hindi na natin nasundan kasi nasa ilalim nga. Ngayon, bubuksan na natin. So, teka lang, mga boss, ha, update ko kayo mamaya para matapos to, kasi nangungumusta na rin yung mayari nito para ano. Basta ganito talaga matagal gawin. Okay, mga boss, nakalas na natin ang gagawin natin dito. Aaralin ko yung takbo ng selector na ito kung paano sila nagko-connect. Yan, hindi ko pa kabisado to, kaya pag ano, aralin ko muna. Tapos pag nakuha ko na yung diskarte, explain ko na lang sa inyo mamaya kung paano tumatakbo yung audio signal dito sa ano, sa switch. Yung ano, yung takbo naman ang switch, pamilya na ako sa laro ng switch na to. Halimbawa, ito yung gitna, yung pinaka center top nila. Connect dito, pag naka-off, pag naka-on itong connect, ganun din dito. Pag naka-off dito ang connect, pag naka-on dito. So, pamilya na ako sa takbo ng ano dito, pero sa function o kung paano nagtatrabaho tong switch, pamilya na ako. Pero yung circuit, aaralin ko pa. Siguro, mas maganda, magsimula ako ng trail dito. Dito, papunta dun sa volume hanggang sa makarating ako dito. Para hindi ako mahirapan mag-troubleshoot. So, kung gagawin ko to ng video habang kina-troubleshoot ko, talagang mahaba. Kaya, ino-off cam ko na lang para kung makuha ko na, ipapaliwanag ko na lang sa inyo, mga boss. Ayan, mga boss, bali, ito na. Papaliwanag ko lang sa inyo na trinase ko na ito. Papaliwanag ko lang sa inyo kung paano tumatakbo yung signal. So from dito sa pinaka output nya, babaybayin natin yan pabalik. So backtrack tayo. Teka lang, kuha tayo ng panturo para mas maganda, no. Ito may tweezer tayo. So ito yung pinaka output na nya ng volume. Yan.
output niya na. So galing yan doon. So magti-trace back tayo dito sa input ng volume. Saan yung input ng volume? Ito yun. Yan. Ito. So itong isa naman ay para sa switch ng loudness. Ito ay ito na yung pinaka-input ng volume. So iti-trace natin yan. Ito. So nakarating dito mga boss. Ayan. Ito. Yan. So galing yan dun sa volume. Nakarating dito. Yan. Yan mga boss. So tatakbo yan dito. Dadaan ng balance. Kung sira din tong volume ng balance, pwede rin hindi makatawid yung signal kasi itong output niya gitna ito yung output din ng isa ng balance, ito naman yung ano. So tatawid yan dito from dito papunta dito hanggang dito na. Ito naman yung input din na output pala to mga boss, papunta na sa main volume. Pag galing ito, wag na natin pansinin kasi sa loudness yan. So dito na tayo. So pinaka output o input naman ng balance ito. Itong dalawa. So pupunta naman yan dito. Dadaan yan dito sa switch na to. Itong switch naman to ay yan. Para yan sa high pass filter. Yan. On off. So yan. So dadaan yan dito. Pero ito na yung pinaka output naman niya. So ayan na yan. Ito na yung pinaka output naman niya ng switch. Kung may sira din tong switch, hindi rin gagana yung audio. Hindi makakadaan. Tapos dito naman, kung sira nga din yung balance, posibleng wala ding audio na papasok. So yan yung isa sa mga check natin, volume, sunod balance, sunod itong high pass filter o high filter on off switch. Tapos ito naman yung pinaka output niya. Ngayon itong output na to, ito yan, tatakbo naman yan dito ngayon. So pinaikot-ikot lang tayo nitong connection na to. So dito yan papunta. Ngayon, ito na yun mga boss ha. Ito na yun. Ngayon, pagdating naman yan dito, tika lang, hanapan ko ng tupod to kasi mahirap. Mahirap yung alanganin. Ayan. So, ito na nga yun. Tika lang, ano ba yan? Masilaw yung ano. So, ito yung ano na yan, yung output na yan, galing na sa baba. Sa high filter at saka sa balance. Pupunta naman yan dito. Yan. Yan. Ito naman yan. So, alin ba yan? Ano bang switch na yan sa dulo? So, yan yung switch ng muting. Muting yan mga boss. So, muting. Ayan o. So, ito na yung pinaka-output niya yan. Tatakbo dito. Tapos, pag naka-off yung muting, dito ang contact niyan. Pag binaba mo yan, ayan, naka-tap dyan na resistor para ano, humina ang signal o mag-mute, magsarado. So pag sira din yan, pag open tong linya na to, pwede rin walang signal. Kaya isa din yan sa switch na titingnan natin itong ano, yung muting switch. So sana papunta yan. Pagdating dito, tatakbo naman, likot ng kamay ko ha. Tatakbo naman yan dito hanggang dito na. So pag hanggang dito na, tatakbo yan hanggang dito. Hanggang dito na siya, ayan. Ayan. Hanggang dito sa switch na to. So pag naka-off to, yung signal dito na galing dito, ito pag binaba mo kasi, ang kukontak niyan ito. Ibig sabihin ano yan, yung tape. Yung tape to. So nakakontak yan dito ngayon, nakakontak din yan. Nakakontak din yan dito. So pag tawid yan dito, babalik yan dito, pak, akyat, tapos pupunta dito yung audio signal, galing din dito, akyat uli, pupunta din dito sa ano. So nakaseries lang sila mga boss. Ngayon titestirin ko isa-isa dyan kung alin dyan yung nagka-problema o kaya linisin na lang natin tong mga switch na to. Yan ang purpose kaya kinalas natin kasi hindi ko matrace yung audio signal. So tika lang, ilagay nga natin yung ano. Medyo mahaba na siguro itong video natin sa Sansui na to. At napapahaba na nga mga boss kasi maano talaga eh. Makalikot talaga siya sa totoo lang. Ayan. So alamin natin ngayon kung gumagana yung mga switch. Kuha tayo ng tester. Ayan.
Hindi ko lang alam kung maririnig niyo, mahina kasi ang buzzer nitong ano na to eh. Ah. Tingnan niyo na lang kung mag-0-0 yung ano siguro, no. Ayan. Ayan. So, kita ba alis kung konti. Una, check natin tong switch. Okay, good naman. Good naman, ayun, good naman. Dito naman tayo. So, puro taas ano kasi naka-off lahat 'yan. Ito hindi na maganda ang contact mga boss kasi nagkakaroon na ng resistance. Oh. So, need ng linisan. Dapat magbabuzzer 'yan, dapat ganito 'yan. 0-0. Itong isa okay pa pero 25 ohms na. So, ano, need na talagang linisan 'yan. Ah. Ito okay. Ito wala siyang contact. Yan. Ah, meron. Pero may ano, 50, nasa 54 dapat 00 yan. Tulad nito. So ito pang isa. Okay. So wala na rin, no? Oh. Nasa 100 na rin itong isa. Pupunta yan dito sa saan na ba? Ito. Saan na ba punta nito? Ang last nito pala sa puno na. So feed na siya sa puno. Ibig sabihin itong switch niya supply na ngayon doon sa kabila. Ganon din siguro. Kaya ang gagawin natin diyan, kakalasin ko tong switch pati na siguro to. Pati to. Kalasin ko tapos ibabad ko sa gas. Ibabad ko muna sa gas tapos check natin kung malilinis yung ano. Then papaanohin ko din ang pati to kasi mukhang kumunat na rin, no. Pati to. Pati pala to mga boss. Yan. Okay, balikan ko lang kayo kung ano mangyari dito. So, ayan mga boss, bali at least na natin at nilangisan ko na lahat ng ano. So, okay na yung input. Ang problema pala, may tama din ang volume. Tingnan nyo. Kabilaan na meron. Pagdating dito sa output ng volume, mahina. Tapos ano. May tama na rin yung volume tapos ano, hindi ko pa to na ano. Konting linis pa siguro baka sakali mapa-obra ko pa to. Di-salpa ko na lahat to. Okay naman yung ano niya, gumagana na yung balance. Ayan. Yung muting gumagana na rin, no. Yan muting. Hindi pantay, tingnan niyo. May portion na nagumagana siya, nawawala. Volume na lang, tapos ibalik ko na lahat ng switch. Nakakuha na natin yung pinaka problema. Magtutuloy na tayo dun sa isa pang problema, yung blinking. Yan, oh. Hindi pa rin nagano, hindi pa rin gumagana yung relay. So, actualan natin yan. Magtitestay tayo. Actualan natin na yan ng speaker pag natapos natin yung volume. Okay, balik tayo mga boss. Bali, chinik ko na yung output niya. Hindi ata kita dito sa tester. Iangat ko lang, itaas ko lang yung volume. I-off ko muna. Yan, i-off natin. Ito yung output, wala namang DC out na yan. Nakasit tayo ngayon sa AC, dapat papalo pa rin yan kung may DC out ito. So, lagyan natin ng volume. Yan, tingnan nyo, naglalaro na yung ano. Ay, mahina pa. Yan. Baka natapos sa yung kanta. So ayan, gumagalaw na. Yan. Yan. Antayin natin kasi natapos na ata yung kanta. So naglalaro na siya. Ayan. Ayan mga boss. Nakita nyo sa tester, naka AC 10 siya.
sinusukat natin yung audio out ng speaker bago dumating sa relay. Dahil hindi pa rin siya nagsiswitch ng relay, para malaman natin kung ang problema nito ay sa relay section na tayo magpo-focus o sa amplifier pa rin. Ngayon, subukan natin ng lagyan ng speaker. Pakinggan nyo na lang. I-off ko muna saglit. Tap natin dito. Ayan. 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 Kabila. Kabila naman. Itong kabila. Napansin nyo okay na yung tunog, pero ang nakapagtataka dito, hindi pa rin nagsiswitch yung relay. Tapos pag tinister nyo naman yung relay, lipat natin sa hindi pala kita dito tayo sa digital. Pag tinister nyo naman yung tika lang, asa na ba yung supply ng relay? So andito sa taas yung sa relay ito. So tayo, tika lang, itagilid ko muna. Yan. So ayun yung sa relay, yung dalawa na yun. So kailangan may masukat tayo dyan na supply. Ilagay muna natin sa common ground. I-set natin sa 200 volts, baka mataas. Relay. Ayan, mayroon 26. So hindi talaga nagsiswitch kasi napansin nyo, meron pa rin dun sa kabila. Ngayon, alamin natin kung sarili na talaga tayo magpo-focus o dito pa sa amplifier section. Pero tumutunog na mga boss eh. Okay na yung tunog, malinis naman. At wala naman tayo nasukat na DC out. So dapat magsiswitch yung relay. So ang gagawin ko dyan, kakalasin natin tong likod at tanggalin muna natin yung relay. Baka putol. Ay hindi putol yan mga boss kasi meron nga sa kabila oh. Mayroon nga 27, no? Ibig sabihin, yung buong circuitry ng relay ang ating i-check. Titingnan natin kung anong mga dapat gawin dyan. Dito sa harapan, okay na to kasi tumutunog na nga yung tumutunog na yung preamp natin hanggang sa volume, hanggang sa tone. Nakarating na nga dito sa amplifier, hanggang nakarating na sa out. Sa relay na lang ang problema natin. Pag ganito talagang kailangan ng time matrabaho at saka kaya minsan nauubos yung oras ko sa ganyan. So teka lang mga boss, update ko kayo sa susunod. Ayan, balik tayo mga boss, kinalas ko, madumi pala dito, lilinisan na lang natin yan. At may napansin tayo dito na kinalawang na resistor. Ayan, di ko lang alam kung nabasa to o double check ko na lang yan mamaya. Dito muna tayo sa protector. So ito, dito banda yung putik circuit nito. Pangalawang gawa ko na to sa Sansui kaya may idea na ako. Napansin natin dito mga boss na ayan, nagkaroon na ng corroded yung board. So sana dyan lang ang sira. Pero may problema pa tayo kasi kung mapapansin nyo yung capacitor na yan. Ayan, sinyalis yan na yung capacitor na yan ay sira na, ulik na, o nagkatas na. Kaya kailangan nating palitan. At siguro, sana ba yung capacitor na yun? Ito. So ito yan. Base sa itsura ng mga base sa itsura ng kapasitor nito, leak na rin at papalitan na natin lahat yan mga boss. Ang magiging malaking problema lang natin dito ay itong kung saan tayo kukuha nitong 220 microfarad, 63 volts at wala po bipolar o nonpolar na kapasitor. Siguro ipahuli natin to pagpalit. Unahin lang natin itong mga electrolytic na polar capacitor. Try natin kung makakuha tayo nyan. Tapos ayan damage na talaga yung Ito po yung protector circuit. Ayan nakalagay naman protector. Ito naman indicator. So doon yan papunta sa ilaw ata. Doon sa sa ilaw doon sa Tapos double check ko na lang itong circuit kasi napansin ko nga may kalawang. Ayan Ayan dito. Parang nabasa ata ito eh. Wala naman. So mag-provide muna ako dito ng ng mga pyesa. Baka bukas na lang natin ito ituloy kasi gabi na rin. Anong oras na ito?
So ganun lang mga boss, update ko lang kayo sa mga susunod kung ano mangyari dito. Okay mga boss, balik tayo. Bali may mga inasikaso kanina at may mga pumuntang customer. Kaya na-delay yung pagba-vlog natin dito sa ano, sa Sansui. So far, yun na nga, naayos na natin yung problema dito, yung mga switch na nag-loss. Nalinis na natin to, then bumalik na tayo dito sa pinaka original problem, yung hindi nagsiswitch yung relay. So tinistil natin yung supply ng relay, meron naman, kaya pumunta tayo dito sa protector circuit. May nakalagay po yan kasi na protector circuit dyan sa ano. Ito yun, ito yung IC na yan, yung IC sa relay. Tapos chinik natin yung mga linya, inayos natin yung mga hinang, then nakita natin yung mga capacitor na katulad nito. Ayan. So marami yan yung mga kapasitor. Yan ang unang tinarget natin. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Andun pa sa ano, ilalim yan, anim. Ayan. Yan yung tinarget natin mga boss na palitan. Ngayon susubukan nating try nating ipapower on kung gagana na. So natesting naman natin to na tumutunog na bago magdating bago pumasok sa relay. Ayaw lang mag-switch kaya walang out. Tapos ito palang ano, papalitan to. Maganit. Kanina sinubukan ko itong ayusin, maganit talaga. At tinix ko yung mayari, papalitan na lang natin yan. Pero for the meantime, mag-testing muna tayo. Power on natin. Ayan, umiilaw na yung relay, tingnan natin. Ayun, nag-switch yung relay, tingnan natin. Ayun, umi-steady na yung ilaw. So ibig sabihin mga boss, nadali natin sa capacitor yung trouble. Kaya ano yan, mag-testing muna tayo, tika lang. I-prepare ko lang yung speaker. Cut ko na muna kasi mahaba magsuksok yan. Testing natin kung may audio na. Ayan mga boss, so sinuksok ko na lang muna para matesting natin kasi matigas na talaga pihitin yan. May problema na ata sa ilalim at papalitan na yan. So try na natin i-power on. Maka volume tayo, nakababa. Ayun, okay. Ayun. Okay na. Loudness. Okay, mga boss. So nayari na din natin mga boss. Nayari din natin at ayun, nadala sa tiyaga. So asimbulin ko na lang tapos final testing tayo siguro pag nakagawa na tayo nitong ano. Yung nakapalit na tayo nitong knob niya. Hindi natin alam kung bakit tumigas yan. Siguro dala ng kalumaan na deform yung plastic na ano, yung casing niya. So yun lang muna mga boss. Ayan mga boss, finally natapos na nga natin to. Yung cord pala, nagpalit na tayo ng bago, pati vlog, kasi yung ano nga, puro ano na yun, puro ano, maingat-ngat na yung balat niya. So nagkabit tayo ng panibagong wire at dito naman tayo sa speaker terminal. Nagawan ko po ng paraan na kailangan lang palang ibabad sa langis para tumambot siya. Ayan, so okay na siya ngayon. Yan. So prepare lang natin yung pinaka ano, tapos final testing na tayo. So mga boss, paano yan? Ito na yung pinaka-finale ng repair natin dito sa Sansui EOS D33 Integrated Amplifier at
sa tinagal-tagal dito na tapos din natin. Nag-adapt tayo ng pyesa, na pending, nakakuha ng pyesa, may iba pang sira, na pending uli hanggang sa natapos natin. Ang mahalaga, nagawa natin, napagana at isang customer naman ang masaya. Maraming salamat mga boss sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. At sana nag-i-enjoy kayo sa mga video na ina-upload natin. At sana na-inspire kayo, nakakuha kayo ng ideya. At maraming salamat sa mga nagpi-feedback, sa mga positive comment nyo, sa mga suporta. Maraming salamat mga boss. At hanggang dito na lang yung para sa Sansui. Muli, God bless po sa ating lahat.